Hello, welcome back to my channel. This is Beth Lifestyle Channel, your Sissy Love. Hi guys, so nandito ako ngayon muli sa bahay ni Sissy ko, si Marie, for, you know, breakfast. Nandito ako, maaga pa lang, day. So let's go and talk with her. But anyway, thanks for visiting again. As I said earlier, sarap ng breakfast natin. Coffee time na. Yeah. Diba ngayon, hanggang anong oras tayo mag-breakfast nito? Mag-chill-chill lang kami ni sis today. Kasi, again, off ni sis. And I'm glad I'm able to spend time with sis. Yeah. Thank you for your time. Yeah. Basta, alam nyo guys, malayo yung place ni sis dito. Like nasa ano ako isang territory, you know, new Chunuan, new territory ako, and then siya is ano to, Colon side or Concord side? New territory din to, pero other side, end to end tayo. End to end, oo. Mm-hmm. Kasi west territory kami, siguro to mga north pa to. Maybe, I'm not sure. Ano. Anyway sis, alam mo ba, meron akong ano eh, gustong gawin today. Oh, talaga? Ano na magawin natin sis? Dami na. Basta, nakita mo to, kanina ko pa ito sinusulat eh, oh. Ha? Gusto ko itong interviewin naman. Ganon? Sige na sis, para naman, ano, para may mga viewers mo, we get to know you then. See, last time ako in-interview niya, dapat. Oh yes, oo nga. Pala. Kailangan, ano siya naman ang interviewin ko ngayon. Ah, kailangan, oo. Kasi ano, about life. Okay lang yan, it's about yourself naman eh. So, that, ano yun? Even though I know you na for a long time, I really don't know Beth, you know? Kasi you used to live in Africa, right? Yes! I live in Africa twice before now. Yun, hindi. Oo, yun, hindi ko alam na part ng ano mo. I was always curious na, what is it like living in Africa? Ay, ang ganda sa Africa, sis! Baka gusto mo mamasyal tayo, pwede tayo mag-tour doon. And I wanna bring you to the zoo. You know, punta tayo sa ano, sa Dudoan. Ay, ang ganda! You know, yung sagot kasi that time maliit kaya di pa niya. So, anong year kayo nang nag-move sa Africa, sis? Ah, we moved to, ano, actually, we live in Africa. Yan here. Guys, ano, mag-reset natin yung buhay. Yeah! Ngayon na lang, guys! Ang life yeah, na yun. So, interesting. So, we live in Africa. We moved there on 1991. Yeah. Kasi, at that time, siyempre, ano ba? Alam, from Philippines. From Philippines, yeah. Okay. From Philippines with my husband. Nag-ibig na kayo nun? Oh, wala ko sis. Siyempre, nag-enjoy muna kami na malamami ko, di ba? Kailangan enjoy muna yung marriage life namin. Na wala pa kami. You can travel, magawa ko ba yung gusto mo. Tama, eh. Meron pa ng anak, pagka newlywed ka, hindi mo pa masosolo naman yung husband mo. Magaling pa mag brown skin na yung ano, iba na yun. Baka talaga. Magaling pa mag-inukana yung anak ko. Kaya ni Lola, you're made in Africa. You are made in Baguio. Made in Baguio. Kasi, totoo yun dahil, kasi, doon sa kami sa Baguio, nag-honeymoon. Ah, kaya, meron yung nakapuso. Yes. Sa Africa pa sila. I'm sure guys, curious din kayo. Parang, you know, parang, ano yung, ano, mga, say, siyempre lumipat kayo doon from Philippines. So, first time, ako, I haven't been to Africa, so hindi ko alam. Oh, you don't try to go in Africa? Yeah, I will, one day, plano actually yun, pero I always do this, close to that. Ano yung mga challenges na, sabi mong naranasan mo when you go there? Oh my goodness! Basically, ang mahirap. Yeah. When I'm arrived in Africa, parang natakot ako sa airport kasi ibang, ano, sino ko makaharap mo? Parang yung isang tao. Parang pala sila ng mukha. Ganun? Oo. And then, nasasanay na rin ako. Oo. Day by day, ganyan.
So, nung ano, nag-aral na din doon si Kingsley. Kasi, I born in Philippines si Kingsley. Kasi I don't know kung ano bang you got pregnant in Africa, then you moved back to Philippines. Yeah, 6 months pa lang. Para i-move over to Kingsley. Yeah, so my mother, she's the one. Born in Manila. My mom, she's the one to take care of me and my baby. Ah, nice. Kasi syempre wala ko nag-iisa ka ron. Yeah, mahirap pag wala akong kasama. Yun. Why of all places Africa, by the way? Maganda kasi ito naman, sis. Kasi syempre, sa company namin, ang dami ng company namin. Oo, saka sa pag-i-study din doon, kasi studying naman yung international school doon. Yun lang ang mahirap doon, sis. Malayo ng, ano, ng tiraman namin sa school. It takes like 1 hour, ganun, so 1 hour drive, yeah. Oh, oh. So, we must wake up early morning with my son. Nakapajama pa si Kingsley, binubuhat na namin kasi we must walk up 5 o'clock. Also that we can take him to school. Yeah. So yung ano na lang nani niya, gano'n, she's the one to helping me to carry and then dalawa kanila. Nandun na yung pampers, yung gatas niya sa bag. Kasi magkagatas pa yan, syempre. Oo, mga toddler pa sila, di ba? So 4 years old, gano'n. Ganyan. Tapos ang mahirap dun, sis, iuwi na lang yung savings niya, hindi ko na lang makakaya. Kasi doon sa daan palikon, sa daan, marami kang makikita doon ng mga dead body na. Oo, ano yung year ito? 1995. So, syempre ayaw ko makita ng anak ko kung ano yung nangyayari sa environment. Ganun ba lang ang yes. Kinusunog ng mga ano Muslim yung bahay ng Christian, ganun. Tapos they fight back and then nagpapatayan sila on the street. So dyan sa daanan, marami makikita na patay na. Oo, na nakagawa na ganun. Tapos inaunas na lang. Yeah, ganun guys. Kaya sabi ko, it's not bad na, tsaka nakakasakot. And kaya, dahil may war na ganun, meron pa kami security Kasi dati Catholic. And then when I came there, so syempre naghahanap ako ng church na makapisipan ako. And then ayun, so pumasok din ako sa Christian. For Filipino community. Yeah. Oh, okay. Like, so ano, doon mo nag-grow yung faith? Yeah. Doon ang relationship na mas malalim. Mas malalim talaga ako pag kami nagsama. Yeah. And then yun, na ano ko rin, na-convince ko rin yung husband ko, gano'n, na ano din, na naging Christian din siya. Ah, gano'n. So, ako si Buddhist eh. Buddhist dapat. Yeah. Oh, Buddhist. Kasi syempre, ang husband ko pala guys, kasi he's a husband. Ang husband ko. He's a husband. Not a wife. That's good idea. Yeah. Ikaw ba yung husband mo? Yeah. Yeah, ito. The truth is, ano siya? Chinese, yes. Kaya, Buddhist. Hindi ko pa, never ko pa na-meet yung husband ko. Ano, because of yung traveling, ano. Tapos, pero yung mga kids mo na-meet ko na. Ganyan, yung mga apo mo, nakikita ko na. Sa YouTube ko pala nakikita yung anak, yung apo niya. Kasi, paalis-alis na ako ng Hong Kong noon eh. So, hindi na ako talaga, ano. Hindi na ako nakita. Pero, laki na niya, no? Grabe, yeah. Laki na ng apo mo. Yung apo ko is, ano na siya, 9 years old. Anyway, sis, balik tayo sa Africa. So, during that time, umalis ba kayo ng Africa?
nung nangyayari yung chaos na yon. Yeah, yan nangyayari. Pero alam mo, Bes, ang na-miss ko doon, yung pagkain. Na-miss ko yung pagkain. Ang sarap. Oo, ang sarap. Actually, di ko may restaurant na dito na namin lagi. Oo, siguro mabilis yung African food. Saan yung mga favorite na mo? Ah, gusto ko yung Eba o Fufu. Ay, Fufu, yes, I heard of Fufu. Tapos yung pounded yam. Alam mo yung kasaba na ganyan? Ano yun? Parang ano sa ating kamoting kahoy. Tapos i-boboil nila yun. Tapos ibabayo nilang gano'n. Oo, parang sa ating yam. Oo, yan yam. I heard about that. Tapos ano yun? Parang yung pinakain. Ang ano niya, ang ulam. Ay, yun ang pinaka-rice. Pinaka-rice nila yun. Yes, guys. Tapos ang ulam namin is yung egusi soup, pepper soup, o yung ano ba to? Meron din silang beef stew. Wow! My favorite! Natuto ka ba pagluto ng African food? Yes, kasi yung kasing maid ko din, yung kasambahay ko, ano, na nagluluto siya. So the way he's cooking, tinitignan ko, tapos tinuturuan ako. Uh-oh. Masarap yung egusi soup nila kasi vegetable yun, guys. Tapos meron siyang yellow, something na mga pepper, gano'n. Tapos mga ingredients na, tapos meron siyang mga dry na fish. Masarap siya. Masarap ito. Lalo na yung isip ko tuloy yung ano, yung African food na tayo. Meron din. Yeah, one day, punta tayo. Well, I'm here. Ko rin yung isa kong friend na African. Yeah. Dito lang siya sa chat. Personal, maituturo ko sa akin kung alin yung masarap. Okay. Pero may mga nakakain din ako na sa African American food. Ang favorite yung mga venison nila. Parang mga stew. Yeah, na maanghang. Tapos meron siya pa isa sila mga banana chips. Banana chips. Tapos nakakamay kami. Oo, kamay. Ganon, yung pounded yam nila is boil, bilugin mo ganon, tapos isaw-saw mo ganon. Wow. Pero dito sa Hong Kong, hindi kami nagkamay noon. Hindi kami nagkamay. Pero mayroong nagsasayaw na parang tribal. Tribal. Sa bagay, kita mo yung puwet nila. Oo. Parang nakakatuwa rin. Pero makaisa kita mo mga puwet mo. Nagsasayaw. Sabi ko parang, parang it's not ano, pero nasanay na rin ako kasi syempre kailangan i-adapt natin yung culture nila. Yeah. Pero ano, very nice anyway. Experience. Mm-hmm. So yung si anyway. So si Kingsley, nag-ano ba siya? Nag-aral din siya ng local dialect nila while he was there, or do you guys learn something? Yeah, I learned a little bit yung African language nila, yung tawag nila doon is oh my goodness. Ah, pag-English nila. Pero marunong silang English lahat doon. Yeah. They can speak English, pero iba lang yung tinuri, yung ano, yung diction nila, yung pronunciation nila. Parang, yung sir, ganon, master, how now? Ganon. Master, madam, how now? Nawao. Ganon sila. Nawao, what happened na? Ganon. Ganon sila. Gusto lang yung mga African people. Oh, they're friendly. Anong nagustuhan mo sa mga culture nila? Yung sa culture nila, ano yung pinakang best na nagustuhan mo? Yeah. We talk about yung best food mo. Uh-uh. Right? Culture-wise naman, how are the people to you? Okay. Or how are the people in general? Oh, oh. Actually, I love them. Mabuti naman kasi they are very nice, they are very kind, they are very polite. Yeah, kasi they are also, ano, Christian ang mga tao doon. Mababait sila. Yung nababalitaan natin na ang mga African ay nakakatakot, hindi. Makita mo lang yung skin nila black, but deep inside on their heart, they are pure. You know, white. Yung bagay, mabait. Clean. They have a clean heart. Yeah. That's nice. It's nice to know, sis. And so how long in total you stayed in Africa? We lived there for 9 years. 9 years? Ang tagal din. So, nung umalis pala kayo doon, 9 years old na si Kingston, or almost 8 years old, like no, that? No, si Kingsley, umalis na kami si Kings, ano na siya noon, 5 years old. And then, dito na siya, K3, and then, elementary. What makes you move to Hong Kong? Kasi nga, obviously, nag-move na kayo dito sa Hong Kong. Kasi, ang root ng husband mo is Chinese. So you move here. Yeah. Ilan ang anak niyo no nung nag-move kayo rito? Pang second child ko na si Nathan. Kaya pala nag-move kami ng
ng Hong Kong, guys, kasi I'm pregnant to Nathan. Second baby. Mm-hmm. Kasi Kingsley was like 5 years old, magsi-6 na siya, and then nag-iisa. Sabi ko, why should I'm not giving him also a one brother or sister? Kasi he's alone, you know. Nobody talk to him, nobody play with him at home. He's playing alone. He's playing to his toys. Parang kinakausap niya yung car niya. He give names all his toys, you know, and he's talking to his toys. Oh, sad naman. Napakasad naman ng anak ko. Sabi, nag-plan ako nang magbigay sa kanya ng sister or brother. Ganon, yeah. That was second child. Kaya ang boy, another boy. Pero he was born in Hong Kong na. Yeah. So, nag-move na kami dito. Si Nathan pala sa Hong Kong na siya. Yeah, si Nathan pinanganak ng Hong Kong. So, si made in Hong Kong na talaga si Nathan. Si Nathan. Tapos, si ano naman, si Kingsley lang. Curious lang ako. When he moved to, ano, does he speak Chinese already when he moved to Hong Kong? Oh, hindi pa. Hindi pa. Yeah, nahirapan kami dalawa. Oo. Yeah, kasi ano, we speak English kasi in Africa. Uh-oh. And also in the school, he speak English and French kasi in international school dito sa Africa. So, French speaking. Tapos, ano, we don't know even single words of ano Chinese. Kasi sa bahay, papa niya kasi busy. Ang daddy din niya, pag kinakausap kami kasi is English. Kasi yung husband mo educated din outside of Hong Kong. Yeah. Hindi siya very Hong Kong. Na puro minchik lang. That's very interesting, sis. So, nag-move na kami dito. So, again, for you, another adjustment yun. Yeah, yung dito na. Raising dito. Yeah. Ano naman yung mga naging adjustment mo? From Philippines to Africa and then back to Hong Kong naman. Hong Kong, yeah. So, yeah, kasi yung adjustments is ano, kasi different cultures, di ba? Kasi we are Filipino and then you married to a Chinese, so different cultures, different spoke, you know, different talk, different speaking ba? Chinese. May mga kinan ka ba rito sa ano? Yeah, I have mother-in-law, but my hipag. Oh, wala. Kasi my husband is only one child. Ay, yes. Of course, I remember he told me. So, ano naman, yung adjustment mo naman sa pakikisama sa biyanan mo, sa kultura na naman dito, sa food. How do you find, do you still remember, how do you find Chinese food? Yeah. Makibiyanan. About sa biyanan ko naman, overcome. Wala naman akong problema. Kasi si mother-in-law, mabait. Madali siyang pakitunguhan, pakibagayan, or siya pa yung nag-advise. No? Yeah. When I born my second baby, wala akong hirap. Tinulungan ka niya. Tinulungan. So, parang siya yung naging nanay mo. Yeah. Kasi nung first born mo, umuwi ka sa mother mo. Yes, tapos may mama. Yung swerte mo naman, sis. Sa kanya ko nagpunti. Kasi alam mo, meron din talagang nahihirapang mag-adjust. Yung ibang Chinese nga, guys, hindi nila masyadong tanggap yung Pilipina, right? Ay, yeah. Maraming cases na ganyan dito. Hindi nila tinatanggap yung Pilipina kasi parang, ay, bakit ganun? Pero we know that na. Yeah, they look you down, nila. Ganun. Mm-hmm. Pero yung binang ko, I'm so lucky to her kasi yung una palang pakita namin nung pagkasal namin ng husband ko, tapos pinakilala ako, and then she loved me, you know. And she hugged me, and then she's, when we came to her house, in-accept niya ako, tapos pinaupo, then drink ng tea, gano'n, ng paglipit, kailangan, she was to offer you tea. Yeah, offer you tea, and cheers, gano'n. Pag tinanggap ka niya, tapos niya usap, then bibigyan ka ng tea, yung biyana mo magbigay sa'yo. And then kami, luluhod sa harap niya. Yeah, lulut kami dalawa, ganun, tapos siya nasa harap siya, tapos, and then mag-ganun kami, then hindi ganun. Do you have to give a gift? Just to respect, ganun, just yung respect. Culture. May gift involved pa ba yun? Wala na. Yeah, they must give you also like red packet, ganun. Mm-hmm. Parang ano, good luck or lucky. Oo, lucky money. Start life. Ah, like galing you always have money, ganon. Para hindi ka nang mawala. Oh, yes. Nung pera lang. So, you just kasi give it that. Never talk about this, no? Uy, ngayon lang ito, may kwento. Kasi, yung mga ganyang party, hindi natin kwentuhan. Normally, kwento ka na, ano nangyari lang yung araw na yun, ng last month, ng ganon. Tapos, quick lang. Alam mo naman ang Hong Kong, very busy life. So, it's really nice to know, no? So, at least, ikaw up close and personal talaga ngayon yung experience mo naman with the Chinese culture. Kasi, wala akong biyanan eh. Hindi ko naranasan yung biyanan ko with my
husband kasi nung by the time guys na nagpakasal ako, nag-anak kami, wala na yung 12 years old pa lang yung husband ko nang nawala yung ano, kanyang parents. So hindi ako namiyanan. Pero may mga hihipag naman ako. Nice naman din sila. So nung at least si Nathan, yun na when I born Nathan, siya na ang nag-alaga. Kahit nandito yung ate ko noon nakasama ko sa bahay, iyon, si mami na yung nag-alaga, nagpapapampers, ganun. Pag once na pumupunta kami sa school, sinusundo si Kingsley, may iwan sa kanya si Nathan. Siya na yung nagluluto. Kaya si Nathan, iba yung ugali niya doon sa eldest. Tapos fluent na siya sa Cantonese. Yes. Kasi kausap na niya lagi si ama niya. Sa ama niya. Nice. Yeah. Tapos yung pagkain, more on Chinese food siya kaysa sa Western food or doon sa Filipino dishes. Kasi araw-araw, ang nilulutuan siya ni Lola, ni Ama, ni Grandma ng ano Chinese food. Nice guys. So, pero nung lumaki naman sila sis, ano naman sila? Same pa rin yung ugali. Yeah, same pa rin. Yun ang pasalamat ko kay Mami, kay Bianang ko, kasi she's welcoming all the visitors na Filipino na pupunta mga Filipina. Ganyan, nice, pag next visita, nice. Mga... Kapabay ng Bianang. Oo. Mukhang inside, gano'n. Tapos, inulutuan pa. Nang Bianang ko yung mga bisita ko. Oo. And then, they can sleep over at home din. Walang problema. Unfortunately, kumano na rin yung Bianang mo, no? Oo. May tanda na rin. Yeah.